yung ate at ang tawag, magkwento ka, may mga pwede ka. Lumaki kami sa ano eh, yung nagra-run kami ng pedicabs before nung elementary kami ni Eric. Then, ayun, nakakatuwa kasi ang daming driver. Diba? Parang nakakatuwa everyday, ganun yung situation sa bahay. Mga nakapila na yung driver, magtatarya. Yung tawag na yung tarya. So, okay naman. Kahit wala ang tatay na tugunan ng magulang talaga namin yung mga pangangailangan namin before. Yung business nyo, yun, eh, tulong-tulong din kayo. Wala pa kaming alam, maliliit pa kami noon, so sinanay lahat yun. Ah, okay. Ngayon naman, si Ate Dang na ang nag-OFW. Oh, Ate Dang, gano'n ka nakatagal na sa UK? Magpo 4 years na ako sa May. Oh. Bakit mo naisip na mag-ibang bansa? Ano eh, I can say parang sa self ko na rin siguro. Kasi before pa lang, I'm planning to go abroad na para palitan ng tatay. So, nag-work pa ako kay Eric for 6 years kasi parang kailangan niya pa ako that time. So, natigil yung gusto ko that time. So, ano ba sana gusto mo? Before kasi kahit ano eh, ina-applyan ko abroad pero kahit isa doon wala namang natupad. Naging driver assistant niya ako tapos pag meron siyang concert abroad, nabibit-bit niya din ako. So, naging ganun yung buhay ko for 6 years. Then after that, binigyan ako ni Eric ng small business. Kasi sabi niya, ate, ano, ganun. Mag-ano ka na lang. Mag-business ka na, pwede ka na mag-resign. Sabi niya, oh, di. Kasi nga, yung career ko, parang na-sacrifice ko din after my, yung college ko. Hindi ko na ano agad. Asikaso. Oo, parang tumutok ako sa kanya kasi ang hirap din niyang iwan that time. Oh, correct. Everyday talaga yung work nung pagkapanalo niya ng Star in a Million. Pero siyempre, ganun talaga ang magkapatid. Unahin mo talaga ang kapatid mo. Oh, kahit sa career mo, no? Ang sweet mo naman. So, parang kahit late, at saka nagmahal din ako, kaya napunta ako ng UK. Actually, hindi siya OFW eh. Parang citizen, hindi naman citizen, residente ako doon. Dahil kinuha ako. Ganun. So, doon ka na nakatira. Pinetition siya ng kanya. Wow, sweet. Hello. Hello. Andito nga sa studio. Very supportive.